What's up guys? Good afternoon and welcome back to my channel. So today may pupuntahan tayo isang bike para review. Ayan, so napaunlakan tayo ni Sir Kyle, manager ng CLT Motorbikes. Ayan, yan sa may Panganiban. So re-reviewin natin yung isang Max Scoot doon na si Kimco X-Town 300. Ayan, ayan guys, jump na lang tayo sa CLT pagka nandun na ako. Okay, nandito na tayo sa may CLT. So bilis tayo nakarating kasi fast forward eh. So ayan yung bike na re-review natin, si Kimco. Pakita ko sa inyo yung Kimco. So mga sir, ito na po si ano, si Kimco X-Town 300. So ito yung gulong niya, 120x80x14. So sa likod niya, ayan, 150x70x13. So kung mapapansin nyo, ayan, dual ano siya, dual shock. Dalawa yung shock niya. Tapos sobrang laki nung ano niya, nung tambucho niya. Tapos dito naman sa harapan, mapapansin niyo siya, meron siyang maliit na U-box siya dito. Ayan oh. Tapos meron siyang charger diyan. Oh, pwede kang mag-charge diyan in case na maglo-long ride ka. Ganyan lang. Tapos ito naman yung sa fuel tank niya. Ayan, disusi siya. 13 liters yung laman niyan. Tapos ito naman, sa ano to, sa coolant. Diyan mo ma-check kung nasa nyo, kung ano nang kung hanggang saan na yung coolant niya, yung reserve coolant. So dito naman tayo sa harap. Ito passing light niya. Tapos high low. Ayan. Normal lang katulad sa ibang motor. Tapos ito yung ano niya, hazard, yung turn left, turn right. Busina niya. Tapos dito, napaka-eleganteng tingnan dito sa harap. Ayan o, sobrang ganda. Tapos ayan, brake fluid niya, front and back. Tapos ito naman yung engine stop. Ayan, kill switch. Tapos meron siya ditong dito sa kabila. Ikot tayo. Dito sa may unahan na to, ayan, ito meron siyang built-in hazard. So ayan, bagong-bago pa, may plastic pa. Ayan, may built-in hazard siya dyan. Dito naman tayo sa unahan. Ayan, bulb type pa yung ano niya, yung headlight niya, bulb type pa. Pero kung mapapansin niyo dito sa may harap na to, ayan oh, sobrang hindi siya mahirap linisin pag halimbawa nagdumi kasi sobrang cover na cover siya. Tapos ayan yung disc brake niya, naka-ABS na siya. Ayan yung maganda sa motor, naka-ABS. Buksan. So, ayan. Kung mapapansin niyo, ito yung speedometer niya. Pwede nyo siyang iset sa kilometer per hour o sa miles per hour. Tapos ito naman yung RPM niya. Ayan. Kung mapansin nyo, dito sa taas na to, ayan, C. Yan yung temperature. So, hindi pa siya mainit. Yeah, andyan yung temperature niya. Is 1 bar pa lang. Tapos, meron siyang volt indicator. Ayan, 12.2. Ayan yun. Tapos ito yung sa heat niya. Tapos yung odo niya is 0. Ayan, 0 pa siya. Ayan yung indicator niya. Tapos meron siya ditong built-in na oras. Ayan o, kung mapapansin niya yung indap-indap. Tapos yung ano niya, fuel gauge niya. Tapos yung kikita niyo, nagbiblink siya. So ibig sabihin 1 bar pa lang siya. So ito, pwede mo daw yung maset itong kilometer per hour na to, kilometers, pwede mo yung maset ayan, dito
pwede mo siyang palitan. So pipindutin mo lang siya dito ng dalawa pagkasabay. Papalit na yan. Ayan, naging miles na siya. So mas maganda yung kilometers. Ayan, kasi masanay tayo dyan eh. So ayan, try natin siyang pa andarin. Ayan. So ayan, makapansin nyo. Ayan, ito yung built-in hazard nya. Dito lang. Ayan o, may built-in hazard sya. Kaso na bulb type pa sya, hindi pa sya LED. Kaya pwede mo naman syang palitan ng aftermarket na headlight. Tapos ayan, kung mapapansin nyo, tahimik, patayin muna natin to. Ayan. Tapos ito, high, low, high, low, left, right. Ayan, left, right. Tapos busina. Yan yung busina niya. Medyo mahina siya, pero pwede mo namang palitan yan kung gusto mo. Kung gusto mo ng malakas. Tapos ito yung passing light niya. Ayan, passing light. So, patay muna natin. Tapos, itong pinakang nagustuhan ko sa kanya is dito sa compartment niya. Ayan. Sir, paano buksan itong compartment? Ayan. Pa? Paling lang. Yun. So, ayan, nakaganyan din, nakalock. Itong sa compartment niya, ipihitin mo lang siya. Ayan. Papakinggan nyo, mag-click. Tapos, ito yung pinakamaganda sa kanya. Sobrang laki. Dalawang helmet kaya dyan. So, meron na ditong isang helmet. Pwede ka pa dyan maglagay dito ng isang full face. Ayan. Pwede mo nga gawing bathtub yan eh. So, hindi lang siya as in na naitaas. Sobrang taas. Pero, okay na yan. Kasi sobrang laki niya. Tapos meron siya ditong naka-built-in na ilaw. So ito yung sensor niya. Ayan, nakatapat dyan. Pag tumapat yan dyan, mamamatay yan. Kahit takpan mo lang siya dyan, oh, mamamatay na yan. So good yan. Tapos yung manual niya. Ayan. Tapos meron na rin pala siya ditong naka-abang ready na ano, top box bracket. Ayan o, oh. Diba, hindi ka nang papalagay, sasalpakan mo lang. So meron yan ditong tornilyo. So inalis muna namin. So ayan, mamaya i-quickie ride natin yan. Test ride lang, mabilis lang syempre, para mapakita natin. So ito pala yung sa ano, foot peg sa mga back ride. Ayan o, maganda. Tapos may indicator din siya dito sa stand. Pag nakababa yan, hindi gagana yung amakin mo, hindi mo siya mapapaandar pag naka-side stand yan. So, ayun mga sir. So, mamaya ito yung test ride natin siya. Ayun mga sir. So, andito tayo ngayon sa CLT. Test ride na natin si Kimco. Ayan. Kimco X-Town. Kung magsiselos sa NK400 ha. So, ayan. Sakayin na natin siya. First impression. Laki siya. Pero malambot yung upuan niya, grabe. Maganda yung upuan niya. Okay. So hazard lang muna natin kasi bago lang eh. So maganda yung upuan niya. So kung mapapansin niyo, umiilaw yung ABS niya. Kaya wag sana tayong maubusan ng gasolina. So pag umandar na yan, ibig sabihin, mawawala na yan. Dito tayo dadaan para huwag kang sasayad. Huwag kang sasayad. Huwag kang sasayad. So, dito lang tayo sa straight na to. So, ayan. First impression, syempre, relax. So, yung throttle niya is very so wow, nice. So ayan, ganito ang Kimco pag sinasakyan, sobrang relax. Ayan, para ka lang nakaupo sa ano, sa sopa. Alam mo yun? So you know. Tapos ang magkagandahan niyan, pagka malayo yung biyahe mo, pag
medyo mabilis na yung takbo mo, meron siyang windshield. So, yun yung isang kagandahan sa kanya. So, ayan. Wala ako, ngayon actually, ngayon lang ako nakapag drive ng ganitong motor na 300cc na scooter. Kasi meron akong scooter is 150cc lang. So, passing light, titit. Thank you. So, ayan. Pagdating dyan sa may kanto dyan, babalik na tayo kasi baka pagalitan tayo ng may-ari nito eh. So, ayan. Pagdating dito, ikot na tayo. So, para sa akin, komportable, napakagandang pang tour. Kasi, ito namang motor na to is hindi to ginawa para pang top speed, di ba? Kaya nga, pang tour to. Relax. Kahit siguro Manila hanggang ano, hindi ako mangangalay. Makakaramdam ng ngalay pero hindi ganun kangalay, di ba? So ayan. Dito na tayo. So hindi na natin siya ilalayo kasi bawal. Pero maganda siya, malambot yung upuan niya. So tiptoe ako sa kanya para lang sa ano, sa kaalaman niyo. Tiptoe ako. My height is 5'4". So wow. 60. So easy reach dito ng 100 eh. ABS, braking, maganda. Nakakaganda. Nakakasabi. So sa price niya na 199k, 'di ba? Yung ibang scooter, ano, 150, magdagdag ka na lang ng 50k. Meron ka ng 300cc. Saka pala ang Kimco is sister company niya ang BMW. So ang Kimco is kilala sila sa Europe. Ayan, sa Europe sila. Europe sila kilala. Ayan, so papark na natin siya. So, siyempre, paunahin natin sila. Kasi, yeah. Papasok ko na sa taas? Kaya? Diba? Nasabi ko rin yun. So, ayan. Alin? Wow, amoy! Diyan lang ako sa may ano, bumalik na agad ako. Amoy bago talaga. Amoy bago. So, ayan guys. Kimco X-Town Touring Series. So, dinisign siya pang touring. Napakaganda. So, nice one. Salamat sa pagpapatest ride. Ganda. Punta naman tayo sa specification and details ng Kimco X-Town 300. So, ang engine niya is 4-stroke, single overhead cam, 2-valve. And ang displacement naman niya is 275.6 cc. So, pag ni-round off natin yan is 276. Pero, yung nakalagay sa ORCR niya is 300 cc siya. So, ang max torque naman niya is 22.5 Newton meter at 6,500 RPM. Ang fuel system niya is fuel injected na siya. Ang cooling niya is liquid cooled. So, halos lahat naman ng motor ngayon, mga bagong nalabas na motor is mga liquid cooled na. Saka fuel injected. So, sa transmission niya is CVT automatic. Yung front brakes niya is single hydraulic. Siyan. Sa front at saka sa rear. Pareha siyang equipped ng anti-lock braking system. So, ayan. Front and rear, ano na siya. May ABS na siya. So, punta naman tayo sa front suspension. Ang front suspension niya is telescopic. Yung rear suspension naman niya is double swing.
Punta naman tayo sa weight niya. Ang length niya is 2,240 millimeters. Ang width naman niya is 780 millimeters. Ang height niya is 1,370 millimeters. And wheelbase is 1,545 millimeters. Then yung bigat niya sa dry weight niya is 181 kilograms, so mabigat siya para sa isang max scoot. Ayan, pero ang pagkakaalam ko, pagka full tank siya at saka may kargang mga anong tawag dito, mga gas, maabot siya ng 195 kilos. Oh, kasi yung fuel capacity niya is 13 liters. So, yung dry weight niya is 181. I-add na lang natin yung ano niya, gasolina niya. So, aabutin talaga ng 190 plus. And ayun, ang price niya is 199,000 sa cash. Ayan, 199,000. So, para sa 300cc na motor, 199,000 is okay na. So, ayun mga sir. Tapos na tayong mag-test ride ng Kimco X-Town. So, pauwi na tayo sa bahay. Yeah. Thank you. So ayan, may nakakilala pa sa atin si sir. Nanonood daw sa atin sa YouTube. So tinanong niya kung YouTuber daw ako. Ako po yun sir. Ayan, salamat. Salamat sa panonood. So, salamat din sa'yo, Sir Kyle. Ayan, alam ko, papanood mo itong video na to. So, super thank you sa'yo sa pagbibigay ng opportunity na mapatest ride mo sa akin yung napakagandang Kimco X-Town 300 bago mo i-dispose. Kasi, nabili na siya eh. So, sa akin niya pinatest para i-check kasi bukas i-deliver na yun. So, ayan mga sir. So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa atin, ayan, at sa mga nakasubscribe na, salamat. Kaya saka kay sir kanina sa nakakilala sa atin, ayan, shoutout sa iyo sir. Hindi ko na natanong yung pangalan mo. Ayan, saka kay Sir Kyle, maraming salamat. So ayan, until next video na lang mga sir. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel, Chili Rides Motovlog. Ayan, click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko. So hanggang dito lang, ciao!